Sa previous lesson natin, gumawa tayo ng mga unit of measurement para sa ating mga produkto. Makikita natin to dito sa list, tapos UM set list. Meron tayong ginawang dozen. Ibig sabihin nito, sa isang dosena, meron tayong 12 pieces. Ito namang egg use, kung titingnan natin, meron tayong tray, dozen, at half dozen. Ibig sabihin, merong 6 na piraso sa isang dosena, sa isang half dozen, merong 12 pieces, sa isang dozen, at 30 pieces sa isang tray. Kaya ang pinagkaiba niya sa isang ginawa natin is 12 pieces lang, which is 1 dozen. In-advise ko rin po kayo na kung gagawa tayo ng by 12 tulad nito na pieces to dozen, pwede natin itong i-reuse sa iba pang mga produkto natin na merong packing na by 12. Ngayon po, may mga instances na hindi natin maiwasan sa ating mga binibenta na hindi natin kailangan gamitan ng piece at case. Isa na dito. Kunwari, ay ang bigas. Kunwari, magbibenta tayo ng bigas. Ngayon po, ang bentahan natin sa isang bigas ay per kilo. Kaya gagawa tayo ng unit of measurement or conversion para sa bigas natin. Una natin gagawin, i-click natin itong button na UM set na mayroong drop-down, then click New. Ang plano ko sa pagbenta ng bigas sa aking tindahan ay per kilo, pwede rin per sack. Kaya ang gagawin ko, piliin ko itong Other, tapos Next. Ang ilalagay ko ngayon dito sa name para sa aking base sa unit of measurement is kilo. Ang abbreviation niya, K. Next natin. Ngayon, magtatanong si QuickBooks, ano pa mga related na sa isang kilo ng bigas? Lalagay ko dito, sack, which is normally 50 kilos. Kaya, number of kilo sa isang sako is 50. Meron din tayong half sack. Natag 25 kilos. Next natin. Sack lang natin para pinakamalaki. Then next. Finish. I-rename natin itong other by the kilo. Pwede natin ito i-rename as rice use. Itong rice use, dahil pare-pareho lang na 50 kilos sa mga bigas, pwede niyo po itong gamitin sa white rice, sa red rice, sa black rice, at ano pang bigas na naglalaman ng 50 kilos ang per sako. Tandaan ninyo, ang bentahan ko nito per kilo. Kaya, i-receive ko to. Kunwari, kung per sack, automatic meron na kagad akong 50 kilos or 50 pieces na tinakikilo na bigas. Ibig sabihin, meron akong 50 pieces na inventory every time magre-receive ako ng 1 sack. Pakita ko po. Magre-receive ako ng isang sack dito. Add nyo tayo, tapos inventory part. Rice white. Kunwari ang pangalan niya, Jasmine Rice. Cost is 1,200. Benda, 1,300. Sales. Tapos yung unit of measurement niya is rice use. Ngayon po, dahil per kilo ang pagbenta, kaya per kilo to hindi pwede ang 1,200 at 1,300. Kaya ang mangyayari,
i-divide natin itong 1-3 sa 50 for 50 kilos. So, magiging 26 na siya. 26 pesos. At ang cost naman natin, 24. Okay natin? Ibig sabihin yan, pag magta-transact tayo ng 1 sack, multiply ka agad. 50 times 24 equals 12. Save natin. With vendor tayo. Kunwari, si supplier 1, pwede na siya mag-supply sa atin. Kaya ang inventory natin sa ating bigas, meron tayong 50 kilos. Tandaan po ninyo na yung base unit of measurement natin, yun po yung magiging bilang ng inventory natin, hindi po yung related. Balikan natin to. Ito po ang binibilang ni QuickBooks sa inventory. Hindi po itong sack or half sack. Kaya based po sa mga decision ninyo, kung yung pinakamaliit na binibenta ninyo o yung base na UOM or unit of measurement, yun po yung lalabas na inventory o yung binibilang ni QuickBooks, hindi po yung related na sack at half sack. Ulitin ko, itong ginawa natin na rice use, pwede natin gamitin or i-reuse para sa iba pang klaseng bigas. Malagkit, red rice, black rice, brown rice, at kahit mga grains, pwede din po. Kung meron kayong mga feeds na 50 kilos, tapos per kilo yung benta ninyo, at may half sack din, pwede rin po itong gamitin. Dahil yung ratio nila na 50 kilos to 1 kilo or 25 to 1 kilo ay pareho naman. Basta pareho lang yung ratio niya ha, na 50 kilos or 25 kilos per kilo, ang bentahan, pwede niyo po siyang i-reuse. Set pa tayo ng isa pang example. Kunwari, yung cooking oil. Click natin itong UM set button, tapos new. Other. Yung base unit of measurement pa rin natin, is kilo pa rin. Kasi magre-repack tayo. Magtatanong si QuickBooks, ano pa yung mga related sa 1 kilo na mantika or cooking oil? Big can. Or big square. Or rectangle can. Rect. Example lang po yan para ma-identify lang natin na rectangle can na oil. Ngayon po, sa isang rectangle or square na can of ng cooking oil, kunwari sa Minola, ay meron pong 16 kilo. Kaya po, ang ilalagay natin dito, 16 pieces or 16 kilos na piraso sa isang rectangle can ng cooking oil. Kaya kung plano nyo mag-repack, pag-receive natin ang isang rectangle can, meron na tayong 16 kilos na marireceive kaagad. And take note, kung ilang piraso po ng rectangle can yung marireceive ninyo, i-multiply po dito sa number of kilos. At yun ang magiging inventory, hindi po ito. Ito po ang nasa inventory natin. Kaya kung dalawang can, meron tayong 32 pieces. At yun yung magiging inventory natin. Click natin yung next. Next. Can cooking oil. Ganun din, pwede nyo itong gamitin sa iba pang produkto ng oil.
Minola, Baguio, Marcaleon at kung ano-ano pang klaseng oil na merong ganitong klaseng packaging or unit of measurement na conversion. Gawa pa tayo ng isa. Kunwari, yung tindahan natin merong sideline. Magbibenta kunwari ng alambre. Ngayon, itong alambre na binibenta natin per kilo rin. Balik tayo dito sa button ng UOM set. Click natin yung new. Other. Base natin, kilo pa rin. Abbreviation, kilo. Ngayon po, sa isang kilo ng alambre o isang purchase ng isang alambre is 25 kilos. Kaya bundle po ito. Kayo na po bahala mag-discarte sa mga abbreviation. Basta ma-identify ninyo ng bundle. Sa isa pong bundle ng alambre is 25 kilos. Kaya pag magre-receive tayo ng isang bundle, automatic meron tayong 25 pieces na kilo sa ating inventory. Next natin. Per bundle yung receive natin yan. Click next. Bundle 25. Kung may mga bundle po kayo na pareho nito, kunwari yung mga alambre din, pero magkakaiba ng size, pwede nyo rin po itong gamitin. Kunwari mga wirings din, pwede rin po ito. Basta, is 25 kilos. Kasi per kilo yung benta natin yan. 1 kilo yung isang round. O isang bundle ng round. Paano naman po kung mga gamot? Kunwari paracetamol. Gawa ulit tayo. Rather. Kunwari yung pagbenta natin at yung pag-inventory per tablet. Kunwari paracetamol. Kaya ilalagay nyo dito, tablet. Kunwari blister foil. B-foil, may 10 tablet. Meron din siyang box. $100 naman. Kunwari po, ang tindahan ninyo, hindi nagbebenta ng per tablet, pwede nyo na po idiretso sa foil or per blister na. Cancel ko na lang. Gawa tayo ng bago. Kunwari, hindi per tablet yung benta ninyo, per blister foil. Or per box. Pwede po, per blister na lang. Sa isang box, merong 4 na blister foil. Na understandable, merong 100 pieces na tablet. Next natin, box, 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 per blister, box, slash box. Kayo pong bahala kung gusto nyo gumawa ng per tablet, kung hindi pa ganun kalaking tindahan ninyo, or ang benta ninyo talaga is per tablet po yung base ninyo. Pero yung sinet ko po dito, per blister foil, kaya merong 10 tablet kada benta. At ang huli, itong pinakamadugo, yung sigarilyo. Gawa tayo. Other. Kunwari, magbibenta tayo ng per stick. Abbreviation, stick. Unang packing niya is pack. Abbreviation, PCK. Na merong 20 sticks sa loob. Ngayon, hindi lang pack ang packaging ng sigarilyo. Meron din niyang rim. Ngayon, sa isang rim, merong 10 packs. Kaya yung 10 packs,
naglalaman ng 206. Susunod, box na, yung napakalaki. Sa isang box, merong 50 reams. Yung 50 reams, merong 500 packs. Yung 500 packs, naglalaman ng 10,000 sticks. Kaya 10,000, ilalagay natin dito. Ngayon po, yung ganyang setup, applicable lang po yan kung yung tindahan ninyo, sari-sari store, patingi-tingi, pwede nyo pong gamitin ito na per stick yung base ninyo. Pero yung iba, pag gumagamit na ng system or POS, or medyo malaki-laki na yung bentahan ninyo, pwede nyo rin pong iset yung base ninyo into pack, at least pack po. Bakit naman po kasi kung bibili na isang sigarilyo, isisave pa natin sa QuickBooks na isang stick, di ba? Kaya diretso lang tayo kaagad sa pack. Rim. Ilang pack sa isang rim? 10 packs. Sa isang box naman, mayroong 500 packs. Kaya, ito po yung related niya. Kasi kung gagawin nating sticks yan, isipin nyo sa isang box na pag-purchase ninyo, meron kayo 10,000 kaagad na sticks. Tapos inventaryohin nyo yung every stick. Masyado madugo at saka mahirap. Kaya, advice ko po, per pack po yung gagamitin natin. Next, box, 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 next. Cigar, pack, box, finish. Ulitin ko po, applicable po ito sa lahat ng sigarilyo. Huwag po kayong gagawa ng ganito for Marlboro, for Winston, for any brand ng sigarilyo, Camel. Reusable po ito sa lahat ng mga sigarilyo na merong ganitong packing. Kaya huwag po kayong gagawa ng UOM set name na Winston, tapos gagawa rin kayo ng Marlboro. Huwag po, reusable po ito sa lahat, applicable po ito sa lahat ng mga sigarilyo. Pero the best way pa rin po, maging general, yung unit of measurement natin, case and pieces na lang po. Ito, pwede natin makonsider ito, pero kunwari yung isang case ng soft drinks, 6 yun. So, piece and case na lang. Huwag nyo nang gawing bottle para at least yung 6 pwede pa magamit sa Red Horse, sa mga beer, mga taglilitro, ganun po. Pero kayo pa rin pong bahala. Advice ko lang po sa inyo na gawin nating generic na piece and case para hindi masyadong nakakalito yung mga unit of measurement natin. Sa mga gamot naman or mga vial, pwede naman po kahit pieces and case lang po. Basta alam nyo lang yung related, palanganan nyo lang ng tama para mas madali natin ma-identify. Itong rice use, alam natin kaagad na pag rice use, yun, 50 kilos per kilo yung benta. Ganyan po. Subukan nyo po mag-experiment at gumawa ng sarili nyo mga term or packing na gusto ninyo. Make sure lang po na reusable po yung mga unit of measurement ninyo. Gawin nyo pong universal para hindi po tayo gawa ng gawa. Baka pumalito na tayo sa dami, hindi na maging tama yung inventory natin. Meron din mga instances sa mga packages or mga sachet na mga shampoo, ganyan. Okay din po for pieces, yung mga sachet, mga packages or mga packs ng mga chicherya, pwede nyo po yan i-pieces to case. Pag may mga inner box tulad nitong sigarilyo, ito po yung mga tinatawag natin mga inner box. Kaya itong box, meron pa siyang inner box na rim. Kaya ganun lang po yung pag-decide natin at paggamit dito sa unit of measurement or UOM set list sa QuickBooks.